Yun, hello guys at welcome po sa aking YouTube channel. Kung bago pa lang po sa aking YouTube channel, baka naman po, subscribe naman po and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong video na ilalabas. So ayun, dahil maluwag ako ngayon guys, i-share ko sa inyo yung diagram ng aking automatic egg turning mechanism ng aking automatic swing type incubator. So ito guys, kung nakikita nyo, yan po yung actual na wiring ng aking diagram. So yun, simulan natin yung pag-drawing guys, stay tuned lang po. Guys, tapos na tayo mag-drawing ng diagram ng aking automatic and manual turn ng aking automatic incubator, automatic swing type. So ito, kufocus ko lang po at screenshot nyo na rin para mapag-aralan nyo. Tapos subscribe na rin guys kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko nang sipagin tapo tayo. So ito, kung tapos na kayo mag-subscribe guys at mag-screenshot, magsisimula tayo. So ito ay 3 wire motor guys, wiring ng 3 wire motor. Ito yan, sample natin guys, 3 wire motor. Itong dilaw, yung dilaw na yan, yan ang common, nasa gitna yan siya. Tapos yung blue at itim, yan yung counterclockwise at clockwise. Yan. Ito ay 60 KTYZ. Tapos yung 50 KTYZ naman guys, yung kulay ng counterclockwise nya ay red at blue. Tapos yung common nya dilaw. Tapos ito guys, yan, explain ko na sa inyo paano i-wiring. Yan, itong common natin, rekta na yan dito sa 220 volts yan. Walang putol yan guys yung dilaw. Dahil wala lang yung dilaw, itim yung meron tayo. Kaya yung common natin itim na lang. Yan, diretso yan dito sa common ng ating synchronous motor. Yung dilaw rekta yan, 220 volts. Tapos yung blue at red natin guys, counterclockwise at clockwise, ilalagay natin sa common ng ating limit switch. Dalawang limit switch yan. Itong blue, diretso yan sa common. Tapos yung pula, diretso sa common ng isa pang limit switch natin. Ayan, pagtapos na yan guys, ang iwa-wiring naman natin yung dalawang limit switch natin. Yan, yung normally closed ng limit switch 1, unang limit switch natin. Yan, paglalagay natin ng wire, bali dadalawahin natin yung wire guys. Yan, para itatap natin sa normally closed ng ating timer. Tapos magtap pa tayo dito sa isang on ng ating toggle switch. Itong toggle switch ito, ito yung left or right turn natin. Yan, bali dinalawang wire natin to guys. Yan, paliter Y yan, paliter Y. Yan, kinonek natin sa normally close ng ating timer. Tapos kinonek pa natin dito sa unang toggle switch natin. Ito yung left or right turn natin kapag nagma-manual turn tayo. Yan, sabihin natin ito yung counterclockwise natin guys. Itong blue natin,
Yan, connect natin dito sa common. Tapos yung normally closed nito, ang timer na to, ay ng limit switch na to, dinalawang wire natin. Iko-connect natin dito sa normally closed ng timer at isang on ng ating left or right turn na toggle switch. Tapos itong pula naman guys, ito yung counterclockwise. Sabihin natin ito yung counterclockwise natin. Yan. Connect sa common ng pangalawang limit switch. Tapos yung normally closed ng pangalawang limit switch natin, idalawang wire din natin. Yan. Iko-connect natin yan sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Yan. Dito sa ating left or right turn. Yan. Tapos ikinonek din natin sa isang ito, normally open ang ating timer. Bale ito, yan. Normally close. Kinonek natin dito sa normally open ang ating timer. Tapos sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Yan. Tapos guys, meron pa tayong isang toggle switch. Dito naman tayo mamimili kung manual or automatic. Yan. Yung common ng ating timer, itong common na to, inilagay natin dito sa isang on ng ating toggle switch. Yan, ito siya. Tapos yung common ng ating left or right turn, pag nagmamanual tayo, ito, yung pula na may guhit, dito natin ilalagay sa isang on ng ating toggle switch. Tapos yung common naman nito, itong toggle switch natin, na dito tayo mamimili kung automatic or manual, inirekta natin yan dito sa power supply. Yan. Ito yung magiging daloy ng kuryente natin guys. Yan, itong dilaw, palagay itong dilaw yan, kasi wala tayong dilaw na pangguhit. Yan, direkta na yan dito sa ating motor. Diretso, walang putol. Itong isang wire ang mayroong putol guys. Yan, dito tayo mamimili kung automatic siya dadaan yung kuryente or manual. Ngayon, kung ipinihit mo ng manual dito, manual, dito dadaan ang kuryente yan mula sa 220 volts. Dito. Dito siya dadaan. Baliktad kasi yan guys eh, pagka sa actual na sa totoong buhay. Dito yung manual, dito dadada ang kurente. Yan, dito. Dito siya, gaganon siya. Pag gamit ng manual turn mo. Ngayon ito, kontrolado mo to kung left or right turn ka. Yan. Tapos dito guys, walang dadada na kurente dito. Yan. Ngayon, pag nag-automatic turn ka naman, pinihit mo pa automatic, dito dadaan ang kuryente yan mula sa 220 volts. Dito siya. Tapos gaganon siya dito. Tapos dito. Tapos punta sa common natin timer. Yung timer na magde-design yan kung saan siya magbubukas, sa normally closed or normally open, kung counterclockwise or clockwise. Tapos dadaan na yan sa ating limit switch. Papunta rito. Yan. So, ipapokus ko ulit guys. Ayan. Para pag-aralan niyo ulit. So, yun lang guys. Papakita ko sa inyo yung actual na pagkakawiring. Stay tuned lang guys. So, guys. Ito yung actual na wiring ng ating diagram. Ito yung 3 wire motor natin guys. Yan, yung dilaw na yan, yan yung common. Tapos red at blue, yun yung counterclockwise at clockwise natin.
And ito yung limit switch na din. Limit switch. Tapos timer. Ito yung unang ating toggle switch. Ito yung left or right turn natin. Mamimili tayo pag nagma-manual turn tayo. Tapos ito yung toggle switch ito. Ito yung manual or automatic. Mamimili ka kung saan mo patadaanin yung kuryente, kung sa manual or sa automatic. Kung sa automatic, dito dadaan yung kuryente sa timer. Pag sa manual naman po, dito dadaan yung kuryente atin. Kontrolado, kontrolado natin. Pwede tayong mag left turn or right turn. Pagdating naman po dito sa timer, timer po ang bahala mag-decision yan kung saan siya magbubukas. Kung sa counterclockwise or clockwise. So ito, simulan natin guys. Yan, itong common, yan, rekta yan dito sa power supply natin, 220 volts yan dito. Ito ay terminal plug. Yan. Yan, ulitin ko ulit, yung common, yan dilaw na yan, rekta sa 220 volts. Yan, walang putol. Dire-diretso yung kuryente niyan, papunta sa motor. Tapos yung red natin guys, counterclockwise ba yan o clockwise, napunta yan sa common ng ating limit switch. Yan yung red, napunta sa common ng ating limit switch, unang limit switch. Yan, yan muna ang ating iba-wiring. Tapos yung blue naman, counterclockwise or clockwise ba yan, papunta sa common ng ating pangalawang limit switch. Yan dito. Pagtapos na dyan guys, yung normal close naman ng ating mga limit switch ang iwawiring natin. Yan, ito guys. Yan, normally close. Dalawang wire yan, dalawang wire. Yan, limit switch, limit switch 1, yan, dalawang wire yan, dalawang wire. Dito natin itinap yan sa normally open or normally closed ng ating timer. Yan dito, tapos sa isang on ng ating toggle switch. Ito yung left turn nya. Yan, na-actual ko na yan guys. Ito yung left turn nya. Yan, itong normally closed, dinalawang wire natin kasi magtatap tayo sa normally close or normally open ng ating timer. Yan, tapos yung isa tinap natin dito sa isang on ng ating toggle switch sa left or right turn natin kapag nagmamanual turn tayo. Yan, tapos na tayo sa pangalawang unang limit switch. Sa pangalawang limit switch naman tayo, yung normally close ng ating limit switch sa pangalawa. Dalawang wire din yan guys. Yan, normally close. Kasi magtatap din tayo dito sa normally close or normally open ng ating timer. Ito yan, normally close yan or normally open. Ito, itong gitna, ito yung common ng ating timer. Yan, pangalawang limit switch, normally close nito, dinalawang wire natin. Yan, kasi magtatap tayo dito sa normally close, normally close at normally open ang ating time or normally open ang ating timer. Tapos yung isang wire ito guys, napunta sa isang on ng ating left or right turn kapag nagmamanual tayo, sa isang on ng ating toggle switch. Yan, tapos meron tayong pangalawang toggle switch guys. Dito naman ang para sa ating manual or automatic na mamili tayo. Yung common ng ating timer, yan, itong common na to, yan yung wire na yan, inilagay din sa on, isang on ng ating toggle switch. Yan, yan, dito yan, isang on. Yan, dito yan. Yan, hit na. Tapos yung common naman ng left or right turn natin, ito
napunta sa isang on ng ating toggle switch, sa ating pangalawang toggle switch yan. Tapos yung command to guys, ito na yung rekta sa 220 volts yan. Ang dalo ng kuryente natin, ito, wire na yan, diretso yan, dilaw na yan, walang putol, papunta sa motor. Tapos itong isang ano wire, dito ito yung mili kung manual or automatic. Yan, ito. Ngayon, bubuksan natin guys, akpo natin. Huwag niyo pansinin yung timer guys kasi nakabaliktad para makita niyo talaga ng maganda yung pagkakawire. So ngayon i-manual ko guys. Ayan, left. Ayan. Kuminto siya guys. Nakababad ng sagad, nakababad yung ano ng left turn. At tumigil siya dahil sa ating limit switch. Ngayon, mag-right turn naman tayo. Yun, huminto rin siya kasi may limit switch sa'yo. Ngayon, sa totoong buhay, pag nag-manual turn tayo, katulad niyan, pinapantay natin yung tray. Yan, itong gagamitin natin, manual turn, pag may magkasalang tayo. Yan, kontrolado din to guys. Yan, pag nagli-level tayo. Yung left or right turn. Yan. Ngayon, pag nag-automatic naman tayo guys. Yan. Sa tuwang buhay, 2 hours standby sa kabila, 2 hours standby sa kabila din. Every 2 hours. So sa timer 10, nakaset siya ng 9 seconds. 9 seconds off, 20 seconds on. Pero dapat sa tutuong buhay dito, nakaset to ng 7,200 seconds on, 7,200 seconds off. Pag naka-automatic siya guys, ito, walang nadaloy na kuryente dito. Walang function yan. Yan o. Yung left turn na yan, walang function yan. Pagka pinareho mong off, wala na dalo niya kuryente dito pa rin ha. Lahat yan naka-off. Kaya dito sa toggle switch ito guys, dito ka mamili kung automatic or manual. Kung saan mo padadaanan yung kuryente. Kung sa manual, turn, or sa automatic. Yan. So ito guys, i-focus ko sa video ko. Para magaya nyo. Ito guys, 12 volts adapter. Yan. Kakonek sa ating terminal block. Yan. Kasi ito, 12 volts lang yung ano natin, timer. So, yun guys, kung may tanong po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. Kung may mga hindi kayo naiintindihan sa explanation ko, sa pag-wiring nito, mag-comment lang kayo guys, at kung online ako, re-replyan kayo. Pwede rin kayong mag-message sa akin sa Facebook, ilalagay ko yung link sa baba. Pwede rin kayo mag-join sa group ko guys, DIY Incubator Philippines. Ayun, kung may mga tanong kayo, mag-post lang po kayo doon pagka nakapag-join na po kayo, at i-message ko sa inyo kung paano ko ginawa, i-explain ko sa inyo. So ayun lang po guys, please supportahan niyo po yung channel ko para sipagin pa po tayo. So ayun lang po, kung nakikita niyo po itong inuupuan ko, next video ito naman po yung magiging content ng aking video. Ito ay incubator din guys. Yan. Pang backyard guys. At
thermostat lang ang gagamitin natin dito at ilaw lang. Up or the box. So, yun lang po. Maraming salamat po. More power.